Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Pagkabuhay ng tinatawag din nating Linggo ng Mabuting Pastol. At ngayong linggo din pong ito ay pinagdiriwang natin ng pandaigdigang araw ng pananalangin para sa bukasyon. At nais ko pong batiin ng isang Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay. Palakpakan natin ang mga nanay. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan upang sa pagsunod namin bilang abangkawan kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinaguga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Hudaismo
Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao. Kaya't nilait nila ang at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil sapagkat ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumasampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon'y papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoong ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming tao di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika.
Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanmay, di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin, ninuman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw, ninuman, sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Linggo ng Mabuting Pastol. Ang ating pong Poong Jesus Nazareno ipinakikilala sa atin ngayong linggong ito, hindi lang bilang isang imahin, hindi lang isang bilang no, mapaghimala, kundi isang mabuting pastol. Hindi basta-basta pastol, kundi mabuting pastol na handang mag-alay ng kanyang sarili para sa kanyang mga tupa, na handang ibigay ang sarili, maprotektahan lang ang kanyang mga tupa. Na inihikaya tayong lahat na nawa patuloy tayong makinig sa ating mabuting pastol
Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, makinig ka. Ayaw, no? Ayaw. Kahit nga sabihin, ayaw eh. Ang isang parang kailangan mabago sa atin, no, yung pananaw, o dito makinig, huwag doon sa bumagsak na mesa, dito. Mahirap po kung pupunta ka lang dito para sa himala. Na ang tingin mo sa imahe ng Poong Nazareno, mapaghimala, kaya ka nandito dahil sa himala. Na kapag nagdasal ka, ipagkakaloob ng Diyos. Alam na ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Alam niya bilang mabuting pastol. Kilala ka niya, alam niya. Pero kung ang nasa isip mo lang, ay kailangan magdasal ako para ibigay yung kailangan ko. Eh ngayon kasi ang sinasabi sa atin sa pagdiriwang natin, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila. Nakikinig ka ba? Isa ka ba sa mga nakikinig? O gusto mo lang makinig ang pastol sa iyo? Hindi ganon. Ang tupa ang dapat nakikinig sa pastol. At alam ng pastol kung ano ang kanyang gagawin. Alam niyo po sa mga bansa na kung saan mayroong mga pastulan, ang sabi po nila, yung mga kwento, kahit magkasalubong ang dalawang magpapastol kasama ang mga tupa, kahit magsalubong, hindi magkakahalo-halo. Kasi alam nung tupa yung boses, pati amoy ng kanilang pastol. Kaya kahit magkasalubong yan, eh walang maliligaw dyan. Maliban na lang kung ang tupa mismo ay pumili at sumama sa ibang kawan. Samantalang ang mabuting pastol, ginagawa ang lahat para hindi ka mapunta sa impyerno. Disturb ako doon sa mga tao, kakilala ko na hindi affected. Yung okay lang, todo support pa rin. Hindi ko alam, no? Kung totoo po ang impyerno. Totoo yun. Sa, tama ba, ang bombero ng Pilipinas, no? ABP, no? Pumapatay kayo ng sunog. Ang mga bombero, pinapatay nyo ang sunog. Mas mahirap yung pumapatay kayo ng sunog, ng apoy, pero baka sa mga desisyon na gagawin, dinadala nyo naman sa apoy ng impyerno. Huwag ganun. Ililigtas. Isa kayo sa mga maaring tinatawag ng Nazareno para maging pastol. Pag nagiging pastol, ano ang pangangailangan ng kanyang kawan na kayo ang tutugon? Mga nanay, Mother's Day ngayon. Hindi lang tayo basta magse-celebrate Mother's Day, Mother's Day. Paano nyo pinoprotektahan, paano nyo pinangangalagaan ang inyong mga tupa, ang inyong mga anak? Importante po yung nagko-communicate, nag-uusap. Kaya nga nagiging familiar yung mga sa tenga ng bata, sino ang madalas niyang napapakinggan? Kung ano yung nakikita at naririnig niya, di ba yung habit, mannerism, the way magsalita, makipag-usap, namamana, parang, uy, parang ikaw yung nanay mo. Di ba may ganun tayong salita? Pero kung, sana po, no? Sana, o nawa, ipagdasal natin. Tama ang pinakikinggan natin, tama ang sinusunod natin. Ayaw ng mabuting pastol na mapunta tayo sa impyerno. Huwag mong gustuhin, huwag mong piliin, mapunta sa impyerno. Kaya may pagkakataon pa, kahit ang Pangulo, may pagkakataon pa, hindi pa uli ang lahat.
Minsan nang minura ang Diyos, minsan nang kinuwestiyon ng Diyos. Pero dahil mabuti siya, mabuti ang poong Jesus Nazareno, laging may pagkakataon pa para bumalik sa Kanya. Kailangan lang natin talagang makinig. Paano natin mapapakinggan ang poong Nazareno? Sa Biblia, magbasa ka. Sa misa, makinig ka. Ang isang nakakalungkot din sa akin, no, bilang pari dito sa Quiapo, minsan kahit yung mga nagsiserve, yung mga volunteer namin dito, yung mga nagsiserve, tuwan-tuwa din. At minsan, kami mismo, no, nasasabihan ng ilan sa mga nagsiserve, si Father Douglas Paquielamero, eh. Namumuliti ka. Ang laki siguro talaga ng hamon para sa amin bilang pastol ng simbahan na magkaroon ng credibility, mapakinggan. Minsan sinusuri ko rin po ang aking sarili. The way ba akong magsalita? Salita pa ba ng Nazareno ang lumalabas sa aking bibig? Aral pa ba ng Nazareno ang lumalabas sa aking bibig? O sadyang meron silang nakikita sa akin na hindi ko napapansin? Magandang panggising din po ito. Mamulat din ako. No? Kasi ako yung in charge po sa formation dito sa Quiapo. No? Pero may mga nagsiserve dito sa Quiapo na kapag nagsalita ako ng tungkol sa pagnanakaw, galit na rin sila. Pero alam ng Nazareno kung sino ang para sa Kanya. Yun lang ang hamon sa atin. Sana po tayo ay isa o kabilang sa mga tupa na Kanyang ipagtatanggol sa lahat ng oras. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Palakasin at gabayan nawa ng mabuting pastol ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, mga reliyoso at mga misyonero upang manatili silang tapat na pastol ng bayan ng Diyos sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso upang ang mga Kristiyanong pamilya at tahanan sa pamamagitan ng kanilang pagmamalasakit ay maging lugar kung saan ang mga binhi ng bokasyon ay tutubo at lalago. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Upang ang ating mga kabataan ay makatagpo si Kristo bilang inspirasyon at kahulugan ng kanilang buhay nang sila'y maging daluyan pag-ibig niya para sa lahat. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso.
upang ang ating mga kabataan ay pagkalooban ng Espiritu Santo ng karunungan at lakas ng loob upang makita nila at makatugon sila sa iba't ibang tawag ng paglilingkod sa simbahan, lalo na sa paglilingkod bilang mga pari, mga reliyoso at reliyosa. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Tanggapin mo, Ama, ang mga kapatid naming pumanaw. Makasapit nawa sila sa buhay na walang hanggan na kanilang inaasam. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Idaldin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ganun din po ang eleksyon bukas, maging mapayapa, linis na halalan bukas. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
silohod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanahang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na ng mahal na Bireng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito, nang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa lugod at tabo.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan, ganun din ang lahat ng mga nanay na nagdiriwang at ipinagdiriwang natin ang kanilang araw ngayon. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.